Today, gagawa ako ng wheat loaf or chicory in English with white sauce. Ito yung tinatawag na wheat loaf. Yan. Huhugasan muna natin ito bago i-ready. Yeah, normally ang lasa nito is mapait. Medyo mapait siya. Kung hindi ka sanay kumain, hindi mo magugustuhan yung lasa. Pero pag nakasanayan mo na yung lasa, masarap siya. At saka para mawala ang pait nito, ang ginagawa namin is gagayatin mo siya ng pinong-pino, tapos ibababad mo sa tubig na mayroong konting asin. Ayun, mga siguro mga 10 minutes bago kainin. And then, ayun, mawawala na yung kanyang mapait na lasa. Kadalasan dito sa Belgium, kinakain sila with, nilalahok sila minsan sa salad, sa green salad, tulad ng palagi namin ginagawa. Pero ngayon, ang aking gagawin, lalagyan ko siya ng white sauce. White sauce. At ang ating mga gagamitin ay grated na cheese. Yan. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ko gawin. Tapos, kailangan din natin ng ham. Ipabalot natin yung wheat loaf sa ham. At syempre, kailangan din natin ng milk para sa white sauce. At kaunting salt. Asin. Okay, tara, umpisahan na natin. Uhugasan ko muna itong, hinugasan ko na kasi ito eh. Uhugasan ko ulit para makita nyo. Ayan, hugasan na natin ang wheat loaf or chicory. Normally, nahugasan ko na ito. Hugasan ulit natin. Tapos, natanggalan ko na ito ng mga 3 pieces na dahon. So, tatanggalan pa ulit natin. Ito kasi yan. Ito naman kasi hindi siya maitim. So, hindi natin kailangan tanggalin. Ito. Minsan kasi pag ito ay, siguro ang natanggal ko na dito ay 3. So, ito. Itong isang ito hindi na natin kailangan tanggalan. Kasi malinis na siya. Yan, tulad nito. Medyo dark siya. Tatanggalin natin. Ito, at saka ito. Kaya, medyo i-cut mo dito sa dulo. And, yan. Putulin yung tabi. Nahugasan ko na ito kanina eh. So, ito, natanggalan ko na rin ang maitim na parts. Ito, yan. Tanggalin natin. Tapos, pwede mo siyang ganunin. Tapos, hugasan pa natin ng konti. Para talagang sure na malinis siya. Dati hindi ko siya gusto, pero dahil palagi namin kinakain yung husband ko, paborito niya kasi ito. Ayun, natutunan ko na rin siyang kainin at nasanay na rin ako. Ngayon, ang gagawin natin, lulutuin naman natin siya sa tubig, pakukuluan ng konti bago ilagay sa oven.
Ayan, pakupuluan muna natin ang wheat loaf or chicory para mawala yung pait. Pakukuluan natin ng mga, siguro mga 10 minutes. 10 to 15 minutes. Yeah, nilagyan ko siya ng tubig. Ang ginagawa ko dito, para maluto talaga hanggang sa loob, binubutasan ko ng konti. Eh na, yan kailangan kong, yan. Para hanggang sa loob is pumasok yung init, yung tubig. At nang sa ganun, mawala yung pait na lasa. Okay. Hintayin natin mga 10 to 15 minutes. Okay, ngayon naman tayo ay gagawa ng white sauce. Kailangan natin ng butter. Ang ginagamit namin ito ay soy puro. Yeah. Okay, kailangan natin ng butter. Medyo damihan natin para masarap. Habang itong ating chicory ay pinalalambot, gumawa naman tayo ng sauce. Ito medyo okay na to. Medyo malambot na. Takpan natin para mas okay. Para mas mawala yung pait niya. Ito naman, kailangan natin ng flour para dito sa ating white sauce. Siguro ang kailangan natin ay mga 2 spoon flour para sa ating sauce. Yeah, okay, gawin na natin 3. Kasi 4 yung chicory. Yeah. 4. 4 apat na kutsarang flour. Pag mainit na yung ating butter, ilalagay natin siya dito sa butter. Medyo mainit na siya. Nalapit natin ang camera. Yeah. Yan, medyo mainit na siya, guys. Ayan. So, ilalagay natin ang flour. Tapos, haluin. Ayan, nakikita niyo guys. Nahalo na yung butter and flour. Tapos, lagyan natin ng full milk. Mas maganda yung full milk kisa sa half milk. Half bowl milk. Kunti-kunti lang ilalagay natin. Tapos,
Haluin natin. Kita nyo guys. Medyo hinaan natin ng apoy. So, lagyan pa natin ng milk. And haluin. And ginagamit namin ito sa ito. Ito kasi parang wala akong nakikita dito sa Pilipinas. Ang tawag dito ay Muscat Newton sa Dutch. Pero para sa English, ito yata ay nutmeg. Mabango siya, guys. Mabango siya. So, kailangan natin itong ilagay dito sa may special kaming yadyaran nito. Yeah. Tingnan niya na lang kung ano, gaano kadami yung gusto niyo. The more is the more na merong ganito is the more na malasa yung sauce. So tapos na, ibalik natin. Tapos medyo dry siya. Tapos lagyan uli natin ng milk. Iubos na natin. Mas nadadalian kasi ako dito sa paggawa ng sauce kung gagamitan ng mixer. So, gamitan natin ito. Gamitan natin. Medyo okay na yung ating witlook. Lagyan pa natin ng konting milk. Kasi, super thick. Dapat hindi siya masyadong thick. So, damihan natin. Medyo nagkalat ako dito. Ayan, medyo ano na siya. Hindi na masyadong thick. Tapos, lagyan natin ng konting asin or salt. Okay, pwede na natin itong tanggalin. At gawin na lang nating manual ang paghalo. Kasi ano na siya? Pinong-pino na. Ayan. Kita niyo guys. Ito yung sauce na ilalagay natin mamaya doon sa chicory or witlook. Kita nyo guys. Tikman natin kung tama ang
timpla ng asin at nung nutmeg. Tama lang siya. Hindi maalat. Normally, hindi lang kami kasi gumagamit ng asin. Okay. Tapos na ang ating white sauce. Tatanggalin naman natin ang ating wheat loaves sa tubig. Tapos, hahayaan lang natin ng konti sa tanggalin natin sa tusod sa tubig para hindi siya matubig pag inilagay sa oven at ibinalot sa saham. Tatanggalin natin ang ham dito sa tubig. Luto na siya. Luto na siya, guys. Ito. Kailangan matanggal yung tubig niya bago natin balutin sa ham. Ayan, malambot na siya. Tapos pag nilagay mo pa siya sa oven, lalo pa siyang lalambot. Ilalagay natin sa oven na 180 degrees. Tapos, in 10 minutes. 8 to 10 minutes. Yeah, kita nyo guys. Anahin natin, tatanggalin yung tubig dito sa chicory. Para pag lagay natin sa oven, hindi siya matubig at yung sauce na lang yung ating makikita doon. Okay, hayaan muna natin siya ng mga 5 minutes. Ayan, kita na guys. Ito, ibabalot natin dito yung chicory. Ano na siya? Ano, wala na yung tubig niya. Kasi iniwan natin ng 5 minutes dito sa salaan. Okay, umpisahan na natin. Yan. Kuha tayo ng isang wheat loaf or chicory. Yan. Tapos, ibabalot natin siya sa ham. Dito natin siya ilalagay. Kasyang-kasya siya. Yeah. Okay, one more. Meron tayong apat na chicory at apat na slice na ham. At mamaya magluluto tayo ng patatas. Kadalasan kinakain namin ito with mashed potato. Ito yung isa sa mga pagkain ng Belgian people. At sa katunayan, nagustuhan ko na rin siya. Kasi, bukod sa masarap na, healthy pa. Ayan guys, nailagay na natin siya sa kanyang dapat kalagyan. Sa kanyang ano, bowl. Ngayon, ayan, kita nyo guys. Ready na.
Ilalagay naman natin yung sauce na ginawa ko kanina. Ito. Dapat yung sauce ay hindi masyadong thick. Yung ganito lang siya. Okay, ilagay na natin. Iubos na natin para hindi sayang at hindi matapon. Itong white sauce na to, paborito ito ng anak ko. White sauce and broccoli. Naku, favorite niya yun. So, wala na. Said na ang ating sauce. Nailagay na natin lahat. Lalagyan naman natin ngayon ng grated cheese. Lalagyan natin sa ibabaw. Kailangan nating ilagay ito sa oven ng sa 180 degrees. Tapos mga 8 to 10 minutes. Luto na kasi ito guys sa loob. Luto na. Luto, 'di ba niluto natin yung witlook or yung chicory. At saka pag ito'y natagalan sa oven, masusunog na itong grated cheese. So, dapat wag natin tagalan yun. Tama lang. Lagyan natin hanggang sa hindi na makita yung white sauce. Okay, tapos na. Balik natin dito sa... O, ayan guys. Ngayon, ilalagay natin ito sa... Ilalagay natin ito sa oven na 180 degrees, 10 minutes, 8 to 10 minutes. Yeah, okay. Mamaya ulit. Ayan, nasa oven na siya, guys. Ayan. Nasa oven na siya. Lulutuin na natin. Kasi malapit na ang hapunan nang tayo ay makakain na rin. Ayan, guys. Ginawa ko munang 8 minutes. Kapag hindi pa rin luto, additional 2 to 3 minutes. Okay. We will see later. Ayan siya guys. Ano lang siya 8 minutes, pero para sa akin hindi pa siya masyadong crispy yung grated cheese. So, another 2 to 3 minutes. Ayan, ito na ang ating witlop or chicory with white sauce and grated cheese. Ngayon, hihiwain naman natin para makita natin yung loob. Yan guys, madali lang gawin. What?
Ayan. At ngayon, magluluto ako ng patatas para sa ating chicory with ham and white sauce. Yan, eto na siya. Luto na. Luto na ang ating chicory with ham and white sauce with grated cheese. Ito yung grated cheese sa taas. Ano siya, crispy. Ayan, sauce. Hindi na ako gumawa ng mashed potato dahil meron na siyang white sauce. So, plain potato is good. Favorite din siya ng aking husband. Okay. And thank you for watching. And kung bago pa lang kayo sa aking channel, subscribes na. Subscribe na and like and comment below. And kung gusto niyo makita palagi ang aking mga susunod na video, click nyo lang yung notification bell sa baba para updated kayo sa aking mga videos. Okay, sana'y nag-enjoy kayo sa aking shinier na Belgian food. Chicory with ham and grated cheese with white sauce. Okay, thank you for watching. Bye.